of their equipment. Remember, he has 600 men, okay, not including the women. Meron siya 600 men and 400, ang dami nun. How many is 400? Isang batalyon yun. Diba? And, you know, actually, when I was trying to read this, you know, it makes sense na si Nabal, his name is Pool. Kasi sira ulo nga siya dahil hindi niya na-imagine 400 men ang susugod sa kanya, eh, ilan lang yung tauhan niya. Diba? So anyway, that's just my side thought about Nabal. And susugurin niya, no? Susugurin na ni David. Parang naisulto siya. He kind of felt insulted. And let's look at the next star or the next row. So alam na natin kung sino yung messenger natin on the now we have a whistleblower. Tingnan natin kung sino ba the report. Kasi may report eh. Okay? Binibigyan ko lang kayo maganda. Yeah. So the whistleblower. Sino ba itong whistleblower? Yeah, and meanwhile, si Delim na daw. Si mababato ba yun? Anyway, let's look at verse 14. Again, later we will try to extract what can we learn from this? But it is important for you to understand first. So sabi ko na, the whistleblower. Meanwhile, one of Nabal's servants. Yeah. So meron pala itong katulong si Nabal who went to Abigail and told her. Sabi niya ganun. So verse 14, David sent messenger from the wilderness to greet our master. Sabi nga nun nung ano, nung servant. But he screamed insult at them. Oh, nakita mo, miski yung kanyang, kanilang katulong, nasense agad na ininsulto nung asawa mo yung si, ano, si David eh. Sabi nga ganun. This man have been very good to us. Oh, okay. Sabi nga, mayroong defender. And never suffered any harm from them. Nothing was stolen from us the whole time they were with us. In fact, day and night, they were like a wall of protection to us and the sheep. Oh, sabi nung mga katulong, nung kasama natin itong sila David, yung mga outlaws na to, na ni Uraka, ni Nabal, nung panahon na kasama natin sila, we have been protected. We, you know, parang as in that we have a wall. Na walang nagkulong dun sa ating mga sheep, sabi niya gano'n. You need to know this and figure out what to do, for there is going to be trouble for our master and his whole family. So he is so ill-tempered. Itong description ng servant dun sa master, kay Nabal. Sabi niya ganun, si Nabal daw, he is so ill-tempered and no one can even talk to him. Ill-tempered. Ibig sabihin na ill-tempered yung magkagalitin. Diba? Yung madaling mag-player up. Diba? Yung konting ano lang, talagang sumisigaw. Diba? Tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo. medyo ill-tempered ba yung mga yan? Diba? So, I mean, we're just simply trying to understand the character, okay? Nasusundan nyo naman ako. Okay, so yun ang whistleblower. So alam na natin yung message, alam natin kung sino yung nag-aaway, alam natin kung sino yung whistleblower, and then let's look at the peacemaker. Ito yung pag-aaralan natin. Sino ba itong peacemaker na to? The reconciliation. Okay, the request, the response, the report, and the reconciliation. Verse 18. Okay, papasok na yung mga magaganda, tsaka yung matatalino. Okay, so Abigail wasted no time. She quickly gathered 200 loaves of bread, 2 wineskins full of wine, 5 sheep, and had been slaughtered nearly a bushel of roasted grain, 100 clusters of raisins, and 200 fig cakes. He packed them on donkeys 19, and said to her servant, go ahead, I will follow you shortly. Sabi niya, eto yung hinanda ko na yung mga pagkain. Dalhin niyo na to, sabi niya gano'n, go ahead. But she didn't tell her husband Nabal what she was doing. Yadel, ba't parang hindi yata maganda yung ginawa nitong si Abigail dahil hindi yata niya nakikipag-coordinate sa asawa niya. Hindi siya nagsasubmit. Diba? Parang wala palang kwentang asawa ko. Okay, remember, during that time, pre-arranged marriage, secondly, 2 Peter has not been written here. Wala pang submission. Okay? Pero ibig ko sabihin, wala pa silang guide na ganito pala ang role ng isang wife, husband.
Kaya at that time, medyo question. Parang kasi people will try to question, ano eh, Abigail, sa, bakit ganun siya mag-respond sa husband niya? Di ba dapat there should be respect? But remember, this was the old time. Hindi pa masyadong well-known, at hindi pa sila well-educated. Wala pa yung Second Peter na sinulat ni Peter sa New Testament. Okay, so ang ginawa what did Abigail did was he prepared everything and sent it as a bride. Pinadala niya, sabi niya ganun, dali niyo to kay David. Because he immediately realized that there would be trouble. Diba? So parang nag-isip agad siya, diba magandang gawin? And then in verse 20, sabi niya ganun, as she was riding her donkey into a mountain ravine, she saw David and his men coming toward her. David has just been saying, a lot of good it did to help this fellow. We protected his flock in the wilderness, and nothing he owned was lost or stolen, but this is how he's going to repay us. Ang dami natin ginawang mabuti sa taong ito, kay Nabal, ito igaganti niya sa atin. Ayun, medyo nagagalit na si David, di ba? Sabi niya, we protected his flock. Tapos sabi niya nga sa verse 22, look at this. May God strike me and kill me if even one man of his household is still alive tomorrow morning. Sabi niya ganun, patayin ako ng Diyos kung meron ako ititirang buhay sa lugar ni Nabal. Ganun ang galit ni David. Di ba? Hindi ka lang pinagbigyan. Gusto mo na patayin lahat. Di ba? So, anyway, mamaya, pag-aaralan natin yung lesson. Okay. So, pinapakita ko lang sa inyo yung mga situation dito. Okay? So, ano na nangyari? Nasaan tayo? 23. Ito na. Dito na nagsimula. Nakita na si Abigail. Nakita niya na si David. Wow! Nakita sila eye to eye. Eye contact sila. Sabi niya ganun, she quickly got off her donkey and bowed low before him. She fell at his feet and said, look at what Abigail said, ha? Pakinggan natin to. Let's listen to this. Abigail said, I accept all the blame in this matter, my Lord. Wow! Diba? Sabi ni Abigail, I accept all the blame. I'm taking ownership. I'm taking responsibility. Sabi niya ganon. Please listen to what I have to say. Sabi niya ganon. Pakinggan niyo po ako. I know Nabal is a wicked and ill-tempered man. Please don't pay any attention to him. He is fool, just as his name suggests. But I never even saw the young man you sent. Sabi niya ganon. Huwag niyong pansinin itong si Nabal, yung asawa ko. Alam ko, ill-tempered siya. And that is why, you know, suggest yung pangalan niya, fool nga siya. Pasensya na kayo, hindi ko po nakita yung mga taong pinadala niyo. You know, I'm sorry, I apologize. Ganun ang dating ni Abigail. Okay? Hindi siya yung, sino ka ba? Bakit ka nang hihingi ng pagkain sa akin? Hindi siya ganun. O, diba? Very diplomatic siya. Kasi papatayin yung asawa niya, di ba? Sabi niya gano'n, so verse 26, now my Lord, I as surely as the Lord lives, and you yourself live, since the Lord has kept you from murdering and taking vengeance into your hands, let all your enemies and those who try to harm you be as cursed as Nabal. Di ba? Ang ganda ng sinabi ni Abigail. Ang sabi ni Abigail, as the Lord lives, huwag kang papatay. Sabi niya gano'n, huwag mong dungisan yung iyong kamay. Diba? Sa walang kakwenta-kwenta. Sabi niya, and here is a present that I, your servant, have brought to you and your young men. Sabi niya, ganun. Ito yung aking mga regalo na pinapadala ko sa iyo. Sabi niya, ganun. Please forgive me if I have offended you in any way. Ginamang offensive si Abigail, di ba? Pero look at how she responded. Di ba? Siya yung nag-take ng ownership. Siya yung humingi ng apology or what if her husband did. Diba? Sabi niya ganun. The Lord will truly reward you with a lasting dynasty. Ito ang sabi niya Abigail, ha? Pinaprophesy niya, for you are fighting the Lord's battle and you have not done wrong throughout your entire life. Wow! Anong sabi ni Abigail? Wala ka namang ginawang mali eh. Sabi niya ganun kay David. Diba? Yun ang sabi niya eh. You have not done wrong throughout your entire life. Kung ikaw ba naman sasabihin ng gano'n, ikaw si David, galit na galit ka. Sasabihin sa'yo,
Wala, okay ka lang naman, wala ka namang ginawang mali eh. Diba? So, what is Abigail trying to do here? She's trying to mellow down yung anger ni David. Diba? And this is what she's trying to study, diplomacy. Sabi niya ganon, the Lord will surely reward you with a lasting dynasty, for you are fighting the Lord's battle. Sabi niya ganon. Ano may nalaman ni Abigail? How did Abigail know? Well, actually, first and foremost, during this time, David is a very well known. Remember, di ba, nagko-conquer, eh, nga siya hinahunting ni Saul. His name has become famous all over. Kaya he is, you know, David is well known, even to Abigail. So verse 29, even when you have chased by those who seek to kill you, oh, alam ni Abigail, na may humahagos na, your life is in safe in the care of the Lord your God, secure in His treasure pouch, but the lives of your enemies will disappear like stone shot from a sling. When the Lord has done all the promise and He has made you leader of Israel. So alam ni Abigail know that the Lord has a plan for David, and even know the slingshot. Right? So, sabi niya ganun, don't let, sabi, nasaan na ba ako? But I did your enemies and disappear your, like a stone shot from your sling. So, alam niya, Abigail, yung background ni David. When the Lord has done all He has promised and made you leader, don't let this blemish on your record. And sabi niya, huwag mong hayaan na maging record sa ito. Sabi niya ganun, then your conscience won't have to bear a staggering burden of needless bloodshed and vengeance. And when the Lord has done these great things for you, ang sabi niya Abigail, please remember me. Sabi niya, ganun, pag ginawa na ito ng Panginoon sa'yo, huwag mo kakalimutan. Remember N, remember E, put them together, remember me. yun ang sabi ni Abigail, ha? So, ano ang sagot ni David? Okay, ito na ang sagot ni David. David replied to Abigail, praise the Lord, the God of Israel who has sent you to meet me today. Thank God for your good sense. Bless you for keeping me from murder and from carrying out of vengeance with my own hands. Purihin ang Panginoon. Dahil sa iyo, hindi ako papatay ng tao. Yan ang sinasabi ni David. For I swear by the Lord, the God of Israel, who has kept me from hurting you, that if you have not hurried out to meet me, no one of Nabal's men would still be alive tomorrow morning. Dahil kung hindi mo ako sinalubong dito, walang matitirang buhay sa mga men ni Nabal. Mark, you go with the kids. Okay, just wait. Sabi niya ganon, would still be alive tomorrow morning. Then David accepted her present and told her, return home in peace. This is what we're trying to study. Return home in peace. I have heard what you said. We will not kill your husband. Naging successful diplomat ba si Abigail? Did she become a successful diplomat? Yes. Yes. Okay. And this is what we're trying to study. Now, how can you become a successful diplomat just like Abigail? What things can we learn from Abigail? You know? Diplomacy of Abigail. First, let's go to our main lesson now. Alam na natin yung istorya. First thing that I'd like you to understand is, what is diplomacy nga ba? What is the meaning of diplomacy? Actually, I look at the dictionary in Webster. Actually, in the internet, wala naman ng Webster na yun. Lagi na kong Google. I check on Google on dictionary.com and this is what it pops out. Diplomacy is the conduct of individual of negotiation in other relations between parties. So sabi nga, it is a conduct of an individual. Second, it is an art or science of conducting such negotiation. Yung mga negotiator daw. Diba? Nakakita na ba kayo na yung mga hostage taker negotiator? So, yung mga diplomat. Diba? And sabi nga rin, diplomacy is the skill in managing negotiation, handling people, etc. so that there is little or no ill will or tact. So medyo, yun yung tamang meaning ng diplomacy. So is it a good or a positive character? Yes. Everyone should have diplomacy, being a peacemaker. And how is it being exemplified?
Dito na tayo papasok. Dito sa lessons of diplomacy from Abigail. Ano, what are the things that we could learn from Abigail in that story that could help